Good morning po mga suki po sa Infanta First Class Fish. Yan, dahil po kaya po hindi po tayo nakapagtitinda pa ng isda dahil sa aksidente na nangyari po sa akin. So dahil nasusunog po ako. Pero sa biyaya ng Panginoon, unti-unti na po, maliit na paliit na ng paliit ang sugat. So naghihilom na po yung mga tagiliran. So bukod sa neresita ng doktor sa akin na antibiotic, kasi hindi nga po ako nagpa-confine gawa ng wala akong budget para sa operasyon, at pangalawa yung mga bayarin ko sa ospital, wala rin mag-asikaso sa akin, wala mag-alaga sa akin, wala mag-alaga sa anak ko. So nagpirma na lang po ako ng waiver po na sa bahay na lang po ako magpapagaling. So ayan, nag-inom po ako ng antibiotic, pero isa sa mga bagay na pinupush ko po na ginagamit ko nung ako po ay yung sariwa pang aking sugat bago pa lang, ito po, ito po yung ginamit kong pinaka ointment po, yung Opti toothpaste. Okay, so hindi lang to siya toothpaste, maging sa mga sugat po, sa mga nasusunog, mabisa po ito siya na ano, pero humahanda-handa ka kasi napaka-hapdi nito. Napaka-hapdi. Parang may asin. Napaka-hapdi. Kung nakatesting po kayo sa mga sugat na pag nilalagyan ng dinudurog na amoxicillin, na pag nilagay sa sugat ay napaka-hapdi. Nako, ganun. Pero buti yun, sandali lang. Pero ito, tagal. Nako, mga halos mga kulang-kulang isang oras na ang hapde ng pakiramdam mo, talagang mamaypay ka talaga sa hapde. Pero effective siya, madaling tumuyo yung ano, sugat, talagang tuyong tuyo, parang siniminto talaga na ano, o iniipoksi ng tuyo, maganda siya. Okay, tapos bukod noon, isa sa mga ginagamit ko ito, Miracle Oil. Kasi nilalangaw yung sugat. This is napakahirap yun pag nilalangaw yung sugat gawa ng baka magkaroon ng bakterya. So may infection po yung sugat. So ito po yung ginagamit ko. Kahit sa ngayon, tuloy ko pa rin ito ginagamit. Ilalagyan ko po ng mga langis-langis, para kasi ang sakit na uunat yung aking balat. Pag gumagalaw ako, ang sakit. Talagang para nahahatak yung mga laman. So, sakit. Kaya nilalagyan ko nito ng langis. Hindi lang siya para medyo malambot siya pag unat-unat. Kundi, hindi siya nilalangaw. Ayaw ng langaw lumapit. Talagang takot sila lumapit pag mayroon ito. Itong Miracle Oil po ng ano, One Opti. Okay. So, takot sila lumapit. Yan, ito yung mga ginagamit ko, pinapupunas ko. Yan, sa kabila rin po. Yan. Ito. Yan, sa kabila, konti na lang din po. Yan, konti na lang. So, patuyo na doon sa ilalim. So, lalong-lalo na dito, banda na bahagi, konti una na tuyo rito. Ito yung mahirap rito eh, kasi tuwing galaw-galaw ng pa ako na uunat, ano, lagi nagigil sugat, lagi na, kala ko pinakahuling gumaling rito, so buti gumaling na eh, ito kasi nahuhuli kasi nasa ilalim, nakatago. So mahirap kasi mga dumidikit, lagi na agalaw. So yan, nilalagyan ko lagi yan sila ng mga Miracle Oil po, napunasan ko po yan para hindi nilalangaw. So buti ngayon nakapag short na ako. Dati-rati yung anak ko biglang nagkaroon ng mama. Nagkaroon ng mama yung anak ko kasi nakadaster ako eh. Nakadaster ako. So hindi ako nagmukhang papa noon. Nagmukhang mama ako noon. Nabagay, ako ang kanyang mama, ako ang kanyang papa eh. Dalawa lang kami. So noong panahon na yun, sabi ko sa kanya, may mama ka na. Kasi nakadaster ako. O ngayon, may papa naman uli siya. Wala naman uli yung mama niya kasi nakashort na naman uli ako. Balik na sa dati kasi patuyo na aking mga sugat, siguro mga isa o dalawang linggo na lang po siguro ito, baka
unti-unti na matutuklap yan. Ayan, marami ng mga natutuklap na mga ano. Ayan, nakaalis ng lawak niyan. Ayan, hanggang doon yan. Mga natutuklap na yan. Ayan, kahit sa kamay ko. Ayan o, wala na. Ang galing ng ano, miracle oil. Galing ng ano nyo, parang may nakita kasi akong nasunog sa kanya ngayon eh, parang puting-puti yung kanyang ano, yung akin parang bumabalik sa dati yung kulay. Ang galing nito, ganda ng ano, ganda ng miracle oil. Kaya siguro talaga ito tinatawag na miracle oil. Tataka ka bakit ang mga langaw ayaw lumapit. Yung mga langaw, ayan o, andyan lang yung pang mga langaw dyan. Dyan maraming mga langaw dyan sa ano, nagkumpulan. Hindi ko pa naligpit yung higaan ng anak ko. Iwalay kasi kami ng anak ko pag higa. Ako nandito sa ito, yung inuupuan ko, yung ginagawa kong papagpapag. Dito po ako nakahiga kasi pag nagkatabi kami, madalas na ano, madalas na ano yung sugat ko, na sisipa niya. O, hindi lang, ang pinabantayan ko dati ay yung madikit lang sa kumot, sa shirt. Eh, pag nagkatabi kami na higa, pinabantayan ko kasi ang likod na matulog, baka masipa yung ano, aking sugat. Kaya hiwalay kami dito ako sa papag. Tsaka mahirap sa akin pag nakahiga ako sa lapag kasi pag tayo ko, nahirapan ako tumayo. Hindi katulad dito, naiikot ko lang yung puwet ko, ilaklak ko yung paa ko. Ayan, pwede na nakaganito na agad ako. So pag higa ko, ganun din. Ihiga ko na lang yung katawan ko, kunting ikot lang yung paa ko. Ayan, ganun na. Kaya medyo mas maginhawa sa akin pag ito nakapapag ako. Kaya gumawa ako ng papag-papag muna. Parang temporary. So, tsaka nung panahon nung sobrang sakit na kala ko lalagnatin ako sa sobrang sakit ng aking sugat, sobrang iruto na ano, ito, essential oil. Ito naman yung pinupunas ko, yung essential oil. Yung talagang minamassage ko, yung ano, yung parang sakit na mga laman-laman ko, minamassage ko to. Talaga nakaramdam ko ng ginawa. Para siyang ano, pain reliever. Oh. So kahit hindi ako mag-inom ng pain reliever, ito, pinupunas ko. Natatanggal yung ano. Ang galing nito. Hindi lang to dito nasusubukan ko sa ano, itong essential oil na to. Hindi lang to dito sa sugat ko rin nasusubukan. Kundi nung bago ko nakilala ito, yung time na inintroduce to ko sa akin, may ano kami mag-ama noon, may ubo sipon, tsaka may sinusitis ako noon, sakit ng ulo ko, sinusitis. Ano po, pinapatak ko lang to, yung konti sa kamay ko, ginaganon ko lang, tapos inaamoy ko, pagkatapos amoy ko ng mga, siguro mga 20 seconds, pinupunas ko dito sa bahagi ng ano, ng masakit ng parte ng bahagi to sa ano ko, sakit ng ulo ko. Ilang minuto lang po natatanggal po yung sakit ng ulo ko. Tsaka yung ubo at sip ko namin mag-ama, ginawa ko nito, nagpatak ako sa baso na may tubig, mga dalawa tatlong patak, hinahalo ko, tapos sabay ininom namin ng mag-ama. Kinabukasan yung ubo at sip ko namin nawala. Grabe kabisa. Ang galing. Hindi ko alam kung anong mayroon to. Kaya salamat sa Panginoon yung tao na ginamit nito para lumikha. Ang gayetong ano, yung isang nurse, may-ari ng kumpanyang to, na isa rin siyang chemist po. So salamat at binigyan siya ng Panginoon ng karunungan o no, kaalaman para makreate niya ang gatong product, si Marwin Baro po, taga Bicol po, isang Bicolano. So isa rin po siyang mananampalataya rin. Kaya salamat sa Panginoon at ginamit siya ng Diyos ng kasangkapan para makreate niya ang mga produktong ito na talagang effective talaga. Hindi tayo mapapahiya sa ating mga kausap, yung nire-recommend natin, hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo magmumukhang sinungaling doon sa mga sinasabi natin na magaling lang yung sinasabi natin para makabenta lang. Kumbaga parang tawag ko, sales talk lang tayo. Hanggang sales talk lang, pero ang realidad, sa pinakauli,
walang sinabi, sabi pampaputi raw, pampa ano daw, keto ganyan, pampa laki daw, tigas daw, wala naman, wala namang sinasabi, walang katotohanan. Ito po, para talagang hindi lang po magmukhang makatotohanan ang aking ano, hindi lang ako nagiging pusher o nagtitinda, naglalako, nag-aalok, nagiging user din po ako. Yan, ako muna unang mga gumagamit ng mga produkto. Isa pa sa nakakatulong sa akin, hindi lang tong tatlong to, mayroon pa ako isang iniinom. Actually, nakaubos na ako nito ng 10 buti po ng one of the juice. Ito po ay napakabisa po ito. Hindi lang po ito, actually kaya isa rin to, parang antibiotic din mayroon dito gawa ng dahil sa moringa. Kasi ang moringa kasi umalunggay, mabisa kasi yan sa mga sugat. Kahit kumuha ka lang ng sariwang malunggay dyan, kusut-kusutin mo, pigain mo yun, yung katas ano mo sa sugat, tuyo agad yung sugat na yan. Kahit kami sa mga nag-ahalaga, kami ng gagamba, no, kami mga naglalaro ng gagamba, yan malunggay, magandang pang paggamot ng ano, pag nakagat yung gagamba mo sa kalaban, yan pinapatakan ng katas ng ano niyan, malunggay, mabisang panggamot ang malunggay. Kaya ganun din po, kaya parang antibiotic din siya. So nakakatulong dun sa pag-ilom ng sugat mo. Tsaka ano to, nakabawas to ng ano, ng mataas na sugar mo kung diabetic ka. So malaking bagay to, kaya madaling mag-ilom talaga ang sugat mo pag makabawas ng ano, sa pagiging diabetic mo. So ayan, maganda po ito. Alam mo ba, ay 15-in-1 po ito. Lahat ng mga magagandang klaseng produkto, pinagsama-sama lahat dito. Barley grass, kilala po ang barley grass, di ba? Nandito na po ang barley grass. Buwamera, o kilala rin po ang buwamera. Nandito po, 70% po ng buwamera. Nandito, kahalor ito. Ano pa mga sikat? Mangustin. Mangustin, nandito na rin po. Sikat po ang mangustin sa MX3 capsule. Subok din po yan, nandito na rin. Acai berry, nandito na rin po ang acai berry. Turmeric, nandito rin po. Maka, at marami pang iba, guyabano. Masubok yan, makilala yan kung anong mga dinudulot niya. At marami pang iba, 15-in-1. So ito yung nagpapalakas ng immune system ko. Alam niyo po, sa tanda kong ito, ilang beses na po ako nasusugatan. Kahit maliit lang po na sugat, isang parte yan, bandang baba o bandang taas. Kung bandang taas, sa kamay, ang kulani ko sa kilikilid. Pag sa bandang baba, ang kulani ko sa singit. Yan po ang nangyari. Pero alam niyo po, ngayon, kahit napakalawak po yung nasugat sa akin, ni minsan, hindi pa ako nakaranas ng kulani. Bakit? Kasi yung aking immune system malakas. Sila lang po yung kumaharap para kalabanin yung mga bakterya, mga virus na pumapasok sa katawan ko. Sila yung humaharap ito. Sila yung humaharap. Binabangga nila yon. Kaya pag bumangga sila, iba. Kaya yung virus, hindi siya nakakapenetrate dahil dito. Although, lahat yan, sa biyaya ng Panginoon yan. Ginagamit lang naman to, kasangkapan lang to. Sabihin natin, o totoo, ang Diyos ang talagang totoong nagpapagaling. Pero hindi naman bumaba pa ang Diyos ito para ano, gagamit siya ng mga kasangkapan. So, we are thankful po na kilala ko po ang mga produkto na to, na isa sa mga ginagamit ng Diyos na kasangkapan para makapagpagaling ng mga karamdaman. Pero hindi naman ito gamot, pero nakakatulong po ito para gamutin ang mga karamdaman natin. Kasi pinapalakas po yung ating katawan. Binaliksan normal po yung ating ano ng katawan dahil po sa magandang mga uri ng mga prutas at gulay na kasama rito. So maganda to. User ako nito. So kahit pa magaling na ang aking sugat, tuloy-tuloy ko po itong gagamitin. Bakit? Sa panahon natin ngayon, may panibago na mga banta na naman ng klaseng ng COVID
COVID-19, may ibang variant na naman ng virus sa pamagitan naman ng mga sugat. Ingat-ingat po tayo. So, kung may pera ka, huwag mo nang tipirin yung sarili mo. Huwag mo na kung ano. Alagaan. Alaga. Lagi natin pinag-uusapan. Health is wealth. Yung kalusugan ay kayamanan po natin yan. Kasi anuhin mo man yung marami kang pera, sakit ka naman. Yung pera mo, uubusin lang yan doon sa pagasos sa iyong sakit. Eh kahit wala ka namang maraming pera, kung wala ka naman yung sakit. So, ayos yun. Diba? At least, nakakaraos ka sa mga pangailangan. So, kaya, kayamanan po ang kalusugan. Kaya, lalong-lalo na sa atin, yung mga nakakarilit yan, mga kapwa kong manggagawa, tayo po'y nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kailangan natin yung kalakasan, kalusugan. Dahil sino pang magbabahagi ng salita ng Diyos kung tayo ay wala na. Dahil hindi natin inalagaan ang ating sarili. Kaya, kaysa unahin natin priority yung ating mga luho, mga gadgets, etc. Unahin natin i-priority yung anong ikabubuti ng ating katawan. Huwag nating pagkaitan na gastusan ang ikabubuti at ikalalakas ng katawan natin. Kasi para ang katawan natin patuloy na magagamit ng Diyos na kasangkapan upang pagbahagi ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na yung nagdadala ng salita ng Panginoon, ng bawang katotohanan na salita ng Panginoon. Mahalaga po ito sa atin mga kapatid. Kaya samahan niyo po ako rito. Hindi po tayo mapapahiya rito. Ang pinakamasarap po sa aking nararanasan at gustong-gusto ko pong mangyari sa buhay ko, yung hindi lang ako kumikita. Alam niyo po, ganun po ang ating mga puso bilang mga manggagawa, mga pastor. Hindi lang tayo kumikita, kundi nakakatulong pa tayo. Yan pong mga mahalaga dyan, yung nakakatulong tayo. Hindi lang yung kumikita tayo. Kasi yung pera lang yan. Pag namatay tayo, dito sa lupa, iiwan lang naman natin yung kayamanan natin, yung pera natin yan. Hindi natin madadala sa langit yan. Hindi makakaano yan, hindi makadagdag points sa atin yan. Dahil marami kang reward kasi marami kang pera. Hindi. Alam niyo po, kung tayo ay nakakatulong tayo sa kapwa natin, ginagamit yung mga kasangkapan sa kapwa natin, kapagbigay ng mabuti, yung kabutihan na ginagawa natin sa kapwa natin, yun, kayamanan po yun. Hindi nga lang dito sa lupa, maaaring dito sa lupa, kunti lang ang natatanggap mo. Pero sa langit po yan, lahat ng ginawa natin kabutihan, hindi sayang yan. Hindi sayang yan. Na ay nakahanda yan. Nakikita ng Diyos yan. Ang Diyos natin ay kahit saan, andyan siya. Nakikita niya yan, naririnig niya yan. Alam na alam niya kung anong ginagawa natin. So recorded lahat yan. Lahat ng ginagawa natin, mabuti man at masama, recorded lahat yan. Walang ligtas yan sa Panginoon. Kaya habang nabubuhay tayo, samantalahin natin, maring ikaw, ako, si Juan Ugti, ay magiging kasangkapan ngayon para sa kalusugan ng ating kapwa. So, yung mga virus na mga pumapasok ngayon, hindi pa yan. Kulang pa yan. At huwag kayong magtataka at huwag niyong sisihin ang ating presidente. Kung kayo nagbabasa ng Biblia, basahin niyo po sa Revelation. Kulang pa yan. Hindi pa yan ang totoong pangyayari ng sapuot at galit ng Diyos sa kasamaan ng tao. Sa katigasan ng ulo ng tao. Hindi lang yan. Ano pa lang yan kung sa pera yan. Pareha pa lang yung nangyayari ngayon sa mundo natin. Ako, babala pa lang yan na yung mga anak ng Diyos na patulog-tulog sa pansitan, pinaalalahanan na niya tayo sa kanyang malapit ng pagdating. Kaya wag tayong patulog-tulog sa pansitan, baka isang araw hindi kayo maiiwan. Muli, magandang umaga po sa ating lahat.
At maraming salamat. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat.